Guys, welcome back to my YouTube channel. So, yung topic natin ngayon guys, yung paano paggawa ng hagdan. So, yan na siya guys, nililayout na kanina. Nilayout namin. Ngayon, patapos na yung layout niya. So, sinunod lang namin yung nasa plano. So, yan siya guys. So, may plano tayo dito. Ayan ah. Tapos may section tayo dito. May original na mahaba na ganito. Yung ano neto guys, yung dito niya. Pwede may mga kumpara dito. 214. Tapos yung dito naman niya guys is 275. Pero kapag pininish natin to guys, sa buhos lang kasi to, pag pininish natin to magiging 300 to guys. Tapos to, sa finish na ito, kasi tatabingan pa yung flooring, giging 20 yan. Yan kasi buhos pa lang yan. Hindi rin yung lapad. Ano yung lapad yun? So, yan siya guys, oh. Nailatag na ang ating pinolik. So, 1/2 lang yung kinoko na pinolik. Medyo mahal kasi ang tripod. Pero, patitibay na lang natin dito sa hagdan. Ayan, 2x3 na halos lahat yan guys. Tapos, i-check pa natin bago buhusan yan kung kaya na ba. Paglagay natin ng bakal, kung uuga-uga, lalagyan pa ulit natin yan ng pantungkod guys. So yan, unti-unti na nabubuo ang kanyang framing. Tapos pagkatapos nyan, bakal na tayo guys. So yan o, halos kinain nung ano, buong area. Ang reason kung bakit winan-meter ko ang width ng hagdanan na to, kasi mahirap mag-akyat ng gamit kapag masyadong malit yung ano, hagdan mo. Kaya kahit malit yung area tapos nag 1 meter pa rin tayo, okay din lang. Basta may ipapasok mo yung mga gusto mong dalhin sa itaas, hindi ka mahirapan na kahit mag-isa ka lang, kaya mong gawin dahil may hagdanan ka. So, yun guys. Thank you.
Thank you.